Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal na kapatid, samahan niyo po ang inyong abang lingkod sa aking pagdiriwang ng aking dakilang kapanganakan para sa aking mga magulang at mga mahal sa buhay at kaibigan. Tunay po na ang buhay ay isang biyaya na dapat ipagpasalamat. Kaya nga po sa banal na pagdiriwang na ito, ating sama-samang pasalamatan ng Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng panibagong araw, panibagong pag-asa upang tayo magmahal at mabuhay sa kanyang piling. At gayon din sa ating banal na pagdiriwang, ating pong sumandaling aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at sa ating kapwa at hingin natin ito ng tawad sa Kanya upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Sama-sama nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, niloob mong si San Pedro Claver ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkatiwala ang manungkulan at itaguyod ang pagtaak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip.
magpaalahat-lalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kay sa Diyos, Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas ng taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang paon ng mga nilalang. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos.
Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa dakilang kapanganakan ng ating celebrant ngayon, ay marahil nagtatanong kayo bakit ako magbibigay ng homilya. Sa katunayan, mga kapatid, ito ay isang taon ng delayed. Sapagkat bilang tiyuhin ni Father Will, ay matagal na namin pinlano dapat ng ordination niya. Ako daw magbibigay ng homilya. Pero dahil sa pandemic, hindi po ako nakarating. Kaya ngayon, bumawi pa rin siya, kala ko nalimutan na niya. Ano, bumawi si Father Will at sabi sa akin ay, kung pwede daw, ako ang maghumiliya sa kanyang ika-32 kaarawan. Ayun po ay birthday ni Father Will. Ano po? Mga kapatid, mahalaga na tayo ay mag-celebrate ng birthday. Sapagkat kapag tayo nagse-celebrate ng ating mga birthday, hindi lamang natin sineselebrate ang haba ng buhay ng isang tao. Kundi lalo tigit, ang sineselebrate natin ay how much we have grown the past year. Kung paano tayo lumago nung mga nakalipas ng mga panahon. Ito ang isa sa dahilan kung bakit tayo dapat ay nagse-celebrate ng ating kaarawan. Gayun din naman, mga kapatid, may dalawang mahalagang bagay na o kadahilanan kung bakit tayo dapat mag-celebrate ng birthday. At kay Father Will, nais ko itong ulitin. Una-una ay ang pag-celebrate ng birthday natin, mga kapatid, ay ito ay nabibigyan tayo ng perfect chance to reflect on our life. Lagi natin tatandaan, Father Will, ang buhay ay nagbabago at maging ikaw ay nagbabago. Kaya naman, ang pag-celebrate ng kaarawan, ito ay isang magandang oportunidad para pagnilayan natin ang mga bagay-bagay na nangyari sa ating buhay at gayon din para makita natin kung ano pa yung mga bagay na dapat natin baguhin. Ito ang isa sa kahalagahan kung bakit na tayo nagse-celebrate ng buhay ng ating kaarawan, to reflect on our life. Hindi lamang para mag-happy-happy, hindi lamang para mag-party-party, kundi unang-una, pagnilaya natin ang ating buhay. Pagnilaya natin, ano ba yung mga bagay na dapat pa natin baguhin? Ano ba yung mga bagay na tinanggap natin? Ano pa yung mga bagay na dapat natin gawin para nang sa gayon ay maisabuhay natin yung best version of ourselves. Para nang sa ganon, Father Will, hindi ka magsesettle lamang what is good. Kundi sapagkat alam natin, good is the enemy of the best. You know, pero ang panawagan sa atin ng ating Panginoon Diyos, sa ating patuloy na paglalakbay, ay matagpuan natin yung best version of ourselves. Pangalawa, mga kapatid, nagse-celebrate tayo ng ating kaarawan para magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ito ay expression ng pasasalamat, expression of thanks. You know, that's why we need to celebrate our birthday. Expression of thanks, magpasalamat tayo sapagkat birthday is a day to celebrate the birth itself. Muli natin pagbalikan yung ating pinanggalingan. Muli nating ipagpasalamat sa Diyos yung ating kabataan.
Father Will, dapat sa pagkakataong ito ay muli mong balikan ang iyong kabataan. Gayun din naman ay muling pagbalikan yung mga bagay na nagpasaya sa iyo. At magpasalamat sapagkat kung ano ka ngayon ay dahil ito sa iyong nakaraan. At mga kapatid, ang pasalamat din unang-una sa ating mga magulang. You know, yung mga magulang natin na nagtaguyod, nagmahal, nagtiyaga para maging anuman tayo ngayon ay dahil sa pagmamahal ng ating mga magulang. At higit sa lahat, ang pag-celebrate ng birthday ay isang magandang pagkakataon para pasalamatan ang author ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Father Will, ito yung tamang pagkakataon na muli mong pasalamatan ng ating Panginoon Diyos na siya na nagbigay sa iyo ng buhay, nagbigay na naggabay sa iyo at patuloy na nagtsatsaga, nagbibigay ng second chances sa bawat isa sa atin. You know, thank God for our birthday. At mga kapatid, nung lumalaki si Father Will, kilala ko siya sa pangalang Ian. You know, Ian. Wala siyang magagawa ngayon para dahil akong pinili niyang maghumiliya ngayon. So, yung sikreto niya, isasabihin ko na sa inyo ano. So, lumaki siya, ang tawag namin sa kanya ay si Ian. Tapos nung pumasok sa seminaryo at nagkataon naman ng ako'y bumalik dito sa Pilipinas at nagturo sa seminaryo, lagi ko siyang tinatawag na Ian, pero yung kanyang mga klase, hindi siya kilalang Ian. Ano, sabihin ko nga, pakitawag nga si Ian. Ang tatawagin sa akin ay yung ibang Ian na seminarista din. Yung pala, ang pangalan na niya sa seminary si Brother William. Father William, Brother William. Tapos ay na-ordinan siya, nakita ko sa Facebook, iba na yung pangalan niya. Ano, naging Will, Father Will na. Okay, Father Will. Tapos ay 2 days ago, nag-text sa akin, dahil hanggang ngayon, tawag sa kanya Father William pa rin, pero sabi niya, pwede bang tawagin mo na lang akong Father Will? Kasi pag tinatawag ko daw siyang William, naalala niya yung nanay niya, ano, yung kapatid ko, nanay niya na tinatawag siya yung buong pangalang William, lalo tigit pag siya ay pinagagalitan. Okay, yung tawag sa kanya ay William. So Father William, okay lang na magpalit-palit ng pangalan. Okay lang yun. Ako nga, ang dami kong pangalan na hanggang ngayon, ano po, iba't ibang pangalan ang aking ano, mga palayaw, tawag sa akin. Pero, lagi mong tatandaan, may mga bagay na permanente na huwag mong papalitan, huwag mong kakalimutan, lalo tigit sa iyong estado ngayon. Una, Father Will, na ang hindi mababago at permanente sa iyong buhay, ikaw ay isang anak ng Diyos. Pangalawa, ang iyong pagkapari. Ikaw ay pari, at dahil ikaw ay pari magpakailanman. Hindi yan mababago. Kahit anong gawin mo, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pari. At napakaganda ng mga mensahe ng ating mga pagbasa ngayon, na ito dapat yung isa buhay ng isang anak ng Diyos, ng isang tunay na pari. Para maging masaya, para maging kaaya-aya sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Father Will, sa mga oras na ikaw ay sinusubok, lagi mo lamang buklatin ang mga pagbasa natin ngayon. Unang pagbasa, pangalawang pagbasa. Ikaw ay anak ng Diyos, dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay maganda, katulad nating lahat. Tayo'y maganda, tayo'y mabuti. Maaring magkaroon ka ng bashers, maaring may mga taong hindi ka tanggapin, maaring may mga taong siraan ka, pero kung ang tatanda mo lagi na ikaw ay mabuting magandang anak ng Diyos, baliwala yung sinasabi nila. Sapagkat ito yung dapat magbigay sa atin ng kadahilanan para muli lagi tandaan natin na tayo ay masaya. Anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Kamukha ko ang Diyos. Kamukha ko ang Diyos. Kahit na ano pang sabihin ng ibang tao,
Kahit pakontrahin nila yun, hindi nila mababago yun. Mahal ako ng Diyos. Pangalawa, Father Will, ikaw ay pari. Ikaw ay pari magpakailanman. Ang ating pagbasa ngayon, nananawagan na ikaw ay maging mabuti at masayang pari. Lagi mong tatandaan na a sad priest is a bad priest. Ang taang paring malungkot, masamang pari. Ano, ang paring malungkutin, ay masamang pari. Isang paring lagi na lamang napapasama, mali ang mga desisyon, mali ang sinasabuhay. So be happy, be happy. A sad priest is a bad priest. You know, at sabi sa banal na ebanghelyo, para maging masaya ka, mahalin mo ang iyong mga kaaway, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Para maging masaya ka, magpatawad ka. Para maging masaya ka, maging maunawain ka, maging mapagkumbaba ka. At hindi pakisamahan mo ang lahat ng tao, hindi lamang yung mga tao na para sa iyo, you feel good. Sapagkat, kapag pipiliin lang natin, samahan yung mga taong masaya tayo, nawawala yung biyaya. Natatanggap na natin mga biyaya. Sabi ng ating Panginoon Diyos, anong biyaya matatanggap mo? Kung diyan ka lamang pakikisamahan mo lamang yung mga taong magaan sa iyong kalooban. Forgive, pray, and maging mapagbigay. Sa panahong ito, Father Will, nais kong ibahagi sa iyo ang refleksyon ni San Agustin na sinasabi niya para maging mabuti, masayang tao, anak ng Diyos at masayang pari at para sa atin para maging mabuting Kristiyano ay kinakailangan natin suutin ang dalawang pakpak ng panalangin na matatagpuan din natin sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo. Ang refleksyon ni Saint Augustine, sabi niya, he described Jesus a double precept to forgive, to give and to forgive. And sabi niya, these are the two essential wings of prayer. At dapat natin itong suotin. Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. Tulad ng isang mabuting anak ng Diyos, mga kapatid, tayo ay makakalipad kung suot natin ang dalawang pakpak ng panalangin. Ang patuloy na laging magbigay sapagkat tayo ay laging pinagpapala ng Diyos. Sapagkat tayo ay blessed. Sapagkat tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. At dahil doon, dapat din tayong maging mapagbigay. At sa ating pagbibigay, tayo rin ay makakatanggap. Ang pakpak ng ating panalangin ng pagbigay ay lalakas. Gayun din naman, kinakailangan natin magpatawad. Kinakailangan natin magpatawad. Sapagkat sa ating pagpapatawad, gagaan ang ating puso. Ang nagpapabigat sa ating paglalakbay ay yung mga grudges, yung mga hinanakit, yung mga sama ng loob, yung mga galit na itinatanim natin sa ating puso. Hindi tayo makakalipad kapag punong-puno tayo ng mga kasamaan ng sama ng loob. Kinakailangan nating magpatawad to unload these negativities. And only then that we can spread our wings of prayer that and we can fly. We can fly. So, muli, Father Will, binigyan ka ng Diyos ng isa pang buhay. Pero lagi mong tatandaan, ang buhay na ibigay ng Diyos ay hindi para sa iyo lamang. It is not to be hoarded, but to be shared. Ang bawat buhay ng Diyos ay binigay sa atin hindi para sarilinin lamang, hindi para itago, kundi para ibahagi. At marami kang ibabahagi bilang anak ng Diyos, bilang pari. Muli, lagi mong tatandaan, tinawag ka ng Diyos para maging pari, pero hindi lamang basta maging pari, kundi para maging mabuting pari, maging masayang pari. At pag sa iyong kasayahan, dalhin mo ang mga tao na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo, papalapit sa Kanya. Father Will, happy birthday.
Ang lahat po ay magsitayo. Bumaling tayo sa Diyos Ama para sa tulong na ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating mahalin natin ang ating mga kaaway. Sa bawat panalangin ang ating pinitutugon, Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Yaong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumalago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikiisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa ang sa aming mga puso, ang mga hinanakit, at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kaaway. Iniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang kapangyarihan mong ipinahayag sa pag-aay ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pedro Claver ay pinangarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasaan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maasaan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa ng sasambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati at iniayon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagbalik sa wakas,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Mel Rey na aming Obispo, ni Emilio na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Fernando, San Pedro at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Bilang isang sambayan ng pinagbuklod ng Diyos sa kanyang pag-ibig, buong puso nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin nyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang naming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si San Pedro Claver sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.